magandang gabi po. Kanina nagsalita na ang mga abogado ni Willie Revillame, pati na ang president ng TV5 na si Attorney Ray Espinosa, at sinabing imposibleng maisulo ang copyright infringement case na isinampa ng ABS-CBN laban sa Willing Willie. Ngayon, mismong si Willie na ang magsasalita tungkol dito. Live mula sa Makati, may update si MJ Marfori. MJ? Maraming salamat, Maricel. Nandito nga tayo ngayon sa Makati. At mismong si Willie Revillame na ang magbibigay ng mensahe para sa ating mga kapatid. Magandang gabi, Willie. Magandang gabi, sir. Willie, anong masasabi mo na ngayon kinasuhan ka na naman ng ABS-CBN pero sa Makati Regional Trial Court na? Actually, hindi ko nga maintindihan bakit galit na galit sa akin ng ABS-CBN. Sila naman ang nagtanggal ng programa ng Huawei. Sila naman nagsabi sa akin na hindi na ako tanggap ng tao. Nag-file sila ng case sa Quezon City, na-jump yung TRO. Yung mataas na korte na sa Court of Appeals, na-jump yung TRO. Ngayon sa Makati, hindi ko maintindihan kung bakit lahat na lang yata ng korte sa Pilipinas, ikakasuhan nila ako. Eh, hindi ko maintindihan bakit. Gaano to kabigat para sa iyo na kinasuhan ka nila ulit ng copyright infringement? Hindi ako ang problema dito eh. MJ, ang problema dito yung mga taong pinapasaya natin. Gabi, ang inisip ko dito yung mga taong ni piso, ni singko, ni limang piso wala sa bulsa, mga hindi na lang pamasahe sa programa, doon ako concern eh. Kung ako, yung staff namin, siyempre kahit pa paano may trabaho kami, yung mga crew namin, pero lahat na kapag nahinto lahat, nahinto ng PRO to, lahat ng staff, lahat ng crew, lahat ng mga maasas sa programa, eh mawawala ang trabaho. Mawawala ang trabaho. At lalo-lalo yung mga maasas sa amin sa gabi-gabi. Gaano mo ipaglalaban itong kaso mo laban sa former network mo na ABS-CBN? Hanggang saan ito magtutungo sa tingin mo? Hindi naman ito labanan eh. Hindi naman ito paligsahan. Hindi naman ito power ng mga tao eh. Ito eh, in the world ng pamilya, dapat naiintindihan nila yung ginagawa ko naman eh. Pag sa pamilya rin naman eh. Saka ang importante nito, hindi ako nakikipaglaban, eh sino ba ako para sa ABS, di ba? Sino ba yung katulad ko na gusto lang magpasaya, gusto lang magbigay ng tulong, eh napakahigante sa ABS para nabana ko yan. Hindi ako nakikipaglaban sa inyo, Mr. Lopez. Hindi ako nakikipaglaban sa inyo dahil sa sarili ko eh. Yung mga taong maasa namin, basurero, diba? Lahat ng taong ito. Kung pamilya kayo, dapat inigisip yung kaligayahan ng tao. Huwag ako, dahil ako, okay lang ako eh. Sinabi niya sa akin na hindi na ako kailangan dyan kasi ayaw na ako ng mga tao sa email, sa lahat ng mga nag-i-email sa inyo, wala kayong nadinig sa akin. Ang hinihingi ko lang naman, kalayaan ko na. Dahil ang sabi niya sa akin, wala na. Ayaw na sa akin ng tao. Tinanggal niyo yung programang Huawei. Ang sabi niyo, kayo nag-iisip ng mga programa dyan, kayo nag-iisip ng concept. Maipapalabas ba namin sa Huawei kung ayokong ipalabas yung mga segments? Dahil ako nakaharap sa tao. Kung kayo nag-iisip niyan, inaangkin niyo lahat yan, okay lang yan. Pero hindi ko ipapalabas yan sa sarili ko kung hindi ko ina-aprobahan ang mga segments na yan. Yan lahat ang yan. Yung pagkanta ko, yung position namin dito yan, kami nag-produce ng album na yan. Yung ginagawa namin na yan, lahat ng iyan o eh, hindi naman para sa amin. Hindi ba sinasaga natin ang programa natin para sa mga Pilipino? Para sa mga tao naman yan eh. So hindi ito paligsahan, hindi ito labanan. Hindi kami nakikipag-away sa inyo. Yung trade launch ko sa TV5, sinabi ko, nagpasalaman ako kay Ma'am Charo, kay Boss Gabby. Tinutuloy ko lang naman yung kabutihan na ginawa ng programa, ng dati kong programa. Alam mo, meron kami isip ng dati sa MTV na I think nag-file ng demanda si Tito Pepe Pimentel kasi ginagaya daw namin yung kwarta o kahon, pera o bayong. O ngayon, ang dinidemanda nila ako na ginagaya ko din ang programa, eh yun, may pending case pa nga yan eh. May pending case pa yan, kwarta o kahon, pera o bayong. Eh, dinidemanda nyo ako na ginagaya ko,
Eh, ganyan din ang naging kaso natin dati kay Tito Duterte. Ginagaya natin kuwarta o kahoy. So parang naguguluhan lang ako. Parang hindi ko alam bakit. Ba't galit na galit nila sa akin. After na to, anong next na kaso bibigay nila sa'yo? Kung hindi makipigyan ko to. Hindi ako titigilan ng mga yan. Alam mo ba, Kuya Wendy, kasama rin natin si Christopher Men sa Studio B dyan sa Rovaliches para magbigay ng mga katanungan sa iyo. I don't understand. Maraming salamat sa iyo, LJ, at maraming salamat sa Action Mail. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Really, kasi isang umaga, tayo ay... Sorry, hindi ko mag-drive. Okay. Pagkatapos po natin mapanood kanina sa paparazzi, mga kapatid, ang mga pahayag ng mga abogado ni Willie Ramirame, napakahalaga po kasi na malaman natin ang kanyang damdamin tungkol po sa pinakabagong demandang inihain ng ABS-CBN laban sa kanya. Ito nga po ang kaso ng hindi umunoy panggagaya ng Willie sa dati niyang programang Wawawi. Willie, nagkakarinigan na tayo? Okay na. Okay, magandang gabi sa iyo, Willie. At kasi sa maraming pagkakataon, hindi lang mga manunulat ang nagsasabi na Willie Ramirame is Wawawi and Wawawi is Willie Ramirame. Ano ngayon ang emosyon mo at nararamdaman mo ngayong tinanggap mo ang isang demanda na ang ikot ay panggagaya mo sa dating mong programa? Hindi ba ginaya din namin dati ang Ikbulaga? Di ba Randy Santiago, John Estrada, Willie Ramirame, Tito Big and Joey, hindi ba ginaya din namin yan? Hindi ba? Kasi top rate na ng Ikbulaga, so kailangan daw talunin kasi gayahin. Hindi naman din kami nanalo. So halos parang walang din yung binibintang nila sa akin. Ah, alam mo, paano gagawin? Pati pag-ikot daw ng camera, ginaya. Pati pag-web ng tao, ginaya. Eh, ano ba ang gusto nilang gawin? Eh, ano, di ba kasi hindi ko maintindihan ng ABS-CBN. Nagpasalamat ako sa kanila, ng taos puso, at maganda naman yung ginawa namin. Ano ba ang gusto nyo gawin sa akin? Huwento na ako? Ano ho ba ang gusto nyo gawin sa akin? Hindi na ako magprograma, magbigay ng sayo sa mga kababayan natin? Ba't magalit na galit kayo sa akin? Nung ho ako'y bumabalik na at babalik na ako, alam nyo yan, Ma'am Charo, nag-meeting tayo. Derek Bobo, Tita Arlene Di Castro, Mingitan, babalik na ako ng July 31. And after that meeting with Ma'am Charo, nag-meeting ako sa bahay ko with my staff ng Wawawi at sa mga programang dapat gawin. Tapos isang araw natawagan niyo ako na hindi ka na makakabalik kasi ayaw na mga tao sa'yo. Tapos hindi niyo ako bibigyan ng programa. Ang pulura, ang, alam mo, Tita Christy, ang kontrata ko sa ABS is a daily show. Six times a week na prime time. Tapos tinanggal niyo na yung Wawawi. Ano pang babalikan ko? So, anong gagawin niyo? I-press niyo ako? Hindi ako magtatrabaho? May pamilya niyo ako? May mga tao akong pinutulungan? Bakit ho ganun ang galit niyo sa akin? Hindi ko maintindihan. Sino ba ako sa ABS-CBN? Isang tao, marito lang naman ako na nung una, nagmamahalan tayo, mahal na mahal niyo ako, nagre-rate ang show, kumikita. Ngayon, nung sinabi sa akin, hindi na ako dapat lumabas yan, nagpapaalam na ako sa inyo, nagpa-release na ako ng contract. As eto naman yung ginagawa, hinahabol niyo naman ako. Hindi ko lang humaintindihan bakit gano'n, kita Christine. Willie, ang tanong ko lang, ikaw ba ay sumasang-ayon sa komento ng ating mga kababayan na ang pinakahuling aksyon na ito na ginawa ng ABS-CBN laban sa'yo ay isa ng nakakatawa kundi manakakaawang aksyon dahil na tatlong beses na junk yung kanilang hiling na TRO, hindi napatigil ang iyong willing-willy hanggang sa Court of Appeals. At ngayon, kung tutuusin ang sabi ng iba, napakaliit na bagay nito para gamitin dahilan para ikaw ay abalahin muli. Ayoko naman mag-comment kung nakakatawa sila, di ba? Eh, nasa sa justicia na lang to. Ngayon, kung yung justicia naman, ititiaro kami, eh sana meron din justicia sa puso.